So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back again to my channel. So sa araw na ito, ay ating pag-aaralan ang patungkol sa integration by parts, which involves the product of two functions being integrated. So sa mga naunang topic, pinag-aralan natin ang patungkol sa integration ng involved ang power formula. At atin din pinag-aralan ang integration ng exponential at logarithmic functions at sinundan ito ng integration ng trigonometric functions where i-involve ang ibang mga trigonometric identities. So sa araw namang ito, dito na tayo sa integration by parts wherein dito, gaya na sinabi ko kanina, product ito ng two functions. Kung ating babalikan ang ating differential calculus, meron tayong tinatawag na product rule wherein we denote the general rule for product rule of differentiation na ddx of the function uv equal daw siya sa function ng u na minultiply sa derivative ng v plus the function of v na minultiply sa derivative naman ng function na u. So kung mapapansin natin, hindi sabay na derivative yung magkatabing functions na dalawa. Kaya ang ginagawa, iniisa-isa yan. So, we rearrange that general rule for product rule of differentiation at ma-obtain natin itong equation na to. Or differential equation na to. Wherein, u dv dx is equals to uv dv dx minus v du dx. And then, ginamitan natin siya ng integration kaya na-obtain natin ang general formula ng integration by parts na integral of u dv is equals to uv minus integral of v du. So, may note tayo dyan. Sa pag-i-integrate ng dalawang functions na magkatabi, pipili tayo doon ng isang functions na nating i-derivative at isang derivative na gagawin nating integral. Kaya hindi pwedeng sabay na gamitin mo o gamitan mo yung dalawa ng derivative. So, magpe-perform ka ng dalawang operation, isang differentiation at isang integration. At ma-obtain mo dapat ang formula na ganito, masusunod mo dapat yung takbo ng formula na to para makuha mo yung general solution. So, sa mga next problem o sa mga susunod na problem na ating itatackle, makikita natin kung paano mag-solve ng integration by parts. So, sige, mag-solve na tayo ng mga following problems patungkol sa integration by parts nang mas maunawaan natin kung paano nga ba ito ginagamit. Ayan, dito na tayo sa problem solving about integration by parts. So kung titingnan natin, meron tayo diyang dalawang function na magkatabi, which is x and ex dx. So the integral of x times ex dx is equal to what? Yun ang tinatanong, ano daw yung general solution na katapat niyan. So kanina na-discuss natin na pwede tayong kumuha ng function na u at i-derivative natin siya. At kukunin natin yung isa bilang differential dv at ating i-integrate kaya ma-obtain natin ang kanyang sagot na v bilang function. So, going back to the formula of integration by parts, we have integral of u dv is equals to uv minus integral v du. So, susundin natin itong formula na to upang makuha natin ang kanyang sagot. So, tingnan natin ang technique dito. Titingnan mo kung ano yung madaling gawing function u at i-derivative siya. At alin dito yung differential dv na kukunin mo at ano nga ba yung magiging sagot niya. So, tingnan natin. So, gawin natin na function u itong x. Kunin natin ang derivative ng x. We have dx.
kunin naman natin yung tira. So ano ba yung natira sa kanya? So since kinuha mo itong x, matitira ang ex dx. Yun yung gagamitin mong differential na dv. So magiging ex dx. Tapos pagdating dito sa v, i-integrate mo yung ex dx na yon. Kaya, diba ang integral lang ex dx ay ex plus c. Pero hindi ka muna maglalagay ng plus c dito kasi ilalapat mo siya sa solution mo. Itatabi mo siya dito sa function ng x na derivative mo siya para makuha mo itong forma ng formula na to. So, going to this. So, we have integral u dv is equals to uv minus integral of v du. So, upang makuha mo to, substitute mo yung mga nakuha mong value dito. So, dito, ang ginamit mong u ay ang x. Ang v na nakuha mo ay ex. So, wag mo munang ilalagay yung plus c kasi hindi siya applicable dito. Kasi bubuuin mo pa to, i-integrate mo pa eh. Kaya, mangyari dyan, yan, minus integral daw ng v, so ex, tapos copy mo yung du, which is yung dx. So, next step na gagawin, copy mo ulit, tapos integral mo ngayon to. Itong ex dx, ano bang integral ng ex dx? Diba ex plus c? Kaya mangyari dyan, dito ka na magpa-plus c sa dulo. Yun yung rule nun. Kaya yung constant of integration, laging sa dulo. Tapos, tingnan mo, may common factor tayo na ex. Kaya, in order for this, para makita natin yung simplified form niya, ilabas mo yung ex. Kaya, magiging ex, e raised to x, times x minus 1, plus c. So, yun yung ating answer dito sa integration by parts nitong equation na binigay sa atin or integral na binigay sa atin. So may katanungan na posibleng mag-arise dito. Pwede po bang gamitin natin na function yung ex, tapos kunin natin yung derivative niya, tapos yung x dx yun naman yung gawin nating dv. So sige, try natin kung pwede. Wala namang masamang mag-try kasi 'di ba dito nga sa integration by parts, by inspection kasi 'to. Pero kung sa exam ka, hindi mo din pwedeng i-apply yung i-inspect mo pa isa-isa kasi time pressure ng exam. So tatagal ka. Kailangan alam mo kagad yung pinaka madaling kunin ng u tsaka du at dv tsaka v para makuha mo yung tamang sagot ng mabilisan at accurate, diba? Dapat accurate. So, sige, try natin. So, gawin naman natin u yung isa, diba? Yung ex. So, yung du nya, diba? Ex dx ayon sa rule lang, differentiation ng exponential. Tapos, syempre, meron kang dv dyan. Yung dv, yung katabi ng ex dx, which is, o yung katabi ng ex, which is x dx. So, kung iyong i-integrate yan, makukuha mo ay x squared over 2 plus c. Pero yung plus c, mamaya sa dulo. So, ilapat mo ulit sa general formula na integral u dv. Integral u dv is equals to uv minus integral of v du. So, tingnan mo kung pares lang ba na ma-obtain na sagot o makukuha ba niya yung sagot na hinahanap mo agad-agad. Next, we have ex times v. Ito yung v natin. So, x squared over 2 minus integral. So, since integral lang v, may hanap ka, ilabas mo yan. May v ka, na x squared. Tapos, copy mo yung du na ex dx. So, kung makikita mo, nagkaroon ka ulit ng isa pang problema, which is outside na to ng topic ng integration by parts. Kasi kung i-integrate mo by parts pa to, hindi mo naman, o kung itatry mo gamitin ng integration by parts dito, talagang haba-tahaba ka. Eh meron namang ibang general na technique na pwedeng gamitin
para dito na i-discuss natin sa mga susunod na topic na ating pag-aaralan. So, hindi mo agad na-obtain yung tamang sagot kasi talagang mag-waste ka pa ng time na pagkahaba-haba para makuha yung solution nito na itatabi mo dito, tapos i-simplify mo pa sila para ma-obtain mo rin ito. So, di ko naman sinasabi na mali ito na technique, pero ma-obtain mo rin naman yung sagot, pero talagang mahaba. Kaya, dito sa integration by parts, dapat alam natin yung madaling tingnan o madaling gawin na paraan upang makuha natin agad ang solution na ating hinahanap or sagot. Kaya sa next problem, tingnan natin ano pa ba yung ibang mga possible na technique na gamitin natin using integration by parts. Kasi talagang pag hindi mo pinag-aralan na maayos itong itong topic na to ng integral calculus, malilito at malilito ka. Dapat alam mo yung basic techniques o basic formula para makuha ang pinaka-general solution nito. So, dito na tayo sa problem number 2. So, yan. Dito na tayo sa ating problem number 2. Makikita natin, dalawang function ulit na magkatabi, isang algebraic at isang trigonometric. So, sa una, nakakalito yan, pero ang gagamitin talaga dyan ay integration by parts. So, sige, let's go. Kunin natin yung function na u, which is x. Derivative niya is dx. So, sa dv naman, na differential niya, ay kunin naman natin ang cosine x, dx. So, integrate mo yung cosine x dx para makuha mo ang sine x plus c. Pero huwag mo naman plus c dito kasi ilalapat mo siya sa ating general formula na integral u dv is equals to uv minus integral of v du. So, sige. Copy. So, x times sine x minus integral ng sine x. Tapos, copy mo yung du. Then, simplify. Integral ng sine ay, negative cosine. Ngayon, mangyari dyan. Ito ang kanyang magiging solution. So, nagkaroon ka ng integral pa dito na sine x dx. Kaya, sinimplify mo siya. Naging negative cosine x. Pero may negative ka. Kaya, naging positive siya. Ngating dito. Kaya, ang final answer mo ay x sine x plus cosine x plus c. So, pwede kayong mag-try na gamitin nyo naman siguro ay yung function yung, na u mo bilang yun yung iyong cosine x. Tapos, yung dv mo naman yung x dx. So, try nyo lang kung applicable siya or kung mas mahaba siya. So, practice-practice din para matutunan nyo ng maayos o ng higit pa ang integration by parts. Kasi pagdating sa mga exams, ang hinahabol natin dyan, yung oras din. Tsaka, syempre, accuracy. So, dapat, hindi ka lang sure sa sagot mo, dapat mabilis-bilis ka para makapasa ka sa exam. Lalo na sa integral calculus. So, next, we have integral of x times e raised to negative 4x dx. So, ano kaya ang madaling gawin dyan na function mo na u? So, for me, kunin mo ang x bilang u. Tapos, ang du niya, dx, syempre. Tapos, yung dv mo, diba? Yun yung magiging tira. E raised to negative 4x dx, tapos integrate mo siya. Kaya magiging negative 1/4 ayon sa ating formula ng exponential. Dapat alam na natin yon para pag sinolve natin to, hindi mo na kailangan step by step procedure, diretso ka na dito. So, diba? Negative 4x. Pero huwag ka naman plus c muna kasi lalapat mo pa siya sa general formula mo na to. So, next, tingnan natin to. Itong formula na to.
Diba? Lapat natin para dito. So, sige, makuha natin ang UV. So, X times V negative 1 fourth V negative 4X minus integral daw ng VDU. So, since may negative 1 fourth ka, sabi mo, ilabas mo ngayon yung negative 1 fourth. Kaya magiging positive 1 fourth yan. Tapos, ilagay mo sa loob ng integral yung e raised to negative 4x dx. Tapos, simplify negative 1 fourth x e negative 4x. Tapos, plus 1 fourth. Integrate mo to loob. So, negative 1 fourth na naman siya. Diba? O, yun na yun. Tapos, simplify mo na lang to. Magiging negative 1 fourth x e negative 4x minus 1 over 16 e negative 4x plus c. So, para mas magandang tingnan ang magiging sagot mo, syempre, tingnan mo yung common factor niya na meron ba siya. Ano yung pwedeng ilabas? So, e raised to negative 4x. Kaya mangyari dyan, magiging, tapos, unahin mo yung may malaking denominator. Kaya ito ang iyong magiging sagot para sa problem number 3. So, kung titingnan mo, sa umpisa ang hirap, pero ang dali lang pala yan pag natutunan mo na ang integration by parts. At kung ano ang mas madaling kunin na function na u at differential dv. So, dako na tayo sa ating last problem for today. So, dito na tayo sa ating problem number 4 involving integration by parts. So, makikita natin na dalawang function ulit na magkatabihan na isang algebraic at isang trigonometric. So, again, yung technique na ginagamit natin, kukunin natin yung u, derivative na du, kunin natin yung dv at integral niya na v. So dito sa problem na to, mas madaling kunin na u ang x, tapos derivative niya ay dx. So dv natira na sin 10x dx, tapos integral natin siya. Kaya yan, tapos integral lang sin negative cosine, kaya negative 1 over 10 cosine 10x. Wala ng plus c kasi mamaya sa dulo na yon. Tapos, sundin ang general formula ng integral udv is equals to uv minus integral of vdu. Tapos, ilapat mo yung mga nakuha mong values u, tapos may v minus integral. Since may 1 over 10 ka, o negative 1 over 10, multiply mo yan dito, magiging positive yan. Tapos, simplify mo muna ito na nasa labas. Magiging negative 1 over 10 x cosine 10x. Tapos, integrate mo ulit to. Hiwalay na to dito. Multiply mo siya. So, plus, pag in-integrate mo ang cosine, magiging sine, pero may 1 over 10 siya, kaya magiging 1 over 100 sine 10x plus c. So, ito ang ating sagot. Pero, may common factor tayo, di ba? Common factor natin ay itong 1 over 10. Kaya, rearranging the equations or the solution, obtain natin ang so ito. Or dapat nasa unahan ang mas mataas, kaya magiging final answer mo ay 1 over 10 multiply daw sa 1 over 10 ng sine 10x, diba? Minus x cosine
10x plus c. So ito ang ating general answer para sa problem number 4, which is our last problem for today. Kaya sa mga susunod na topic ng integral calculus, i-discuss naman natin ang iba pang mga techniques ng pag-i-integrate para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang impact ng integral calculus sa mga higher maths gaya ng differential equations, ng advanced math, at iba pang mga topic sa math kagaya ng Laplace transform. So stay tuned lang kayo guys. So don't forget to click like and subscribe also to my channel para marami pa kayong updates sa ating mga topic na pag-aaralan. Hindi lang naman sa math, kundi maging sa physics. I'll be uploading soon about videos sa physics and also engineering subjects. So again, this is Engineer Jom Digia, and maraming salamat sa panonood, and God bless us all.